Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa aking YouTube channel. Ngayon pong araw ay nandito ako sa aming punlaan ng Kamatis at bibigyan ko kayo ng konting update at konting tips para po tayong makatipid-tipid po sa konting punla nating mga pananim dyan, katulad po nitong Kamatis. So guys, ito na nga po yung aming mga bunlang Kamatis. Ito po yung mga ginrafted namin noong last week. Ito po ay 20 days na po, sakto po ngayon. Bukas po ay na po yan, itatransplant na po namin. Pero bago po namin siya itransplant, babawasan po namin ng ito po yung mga dahon na maliliit. Ang ginawa po kasi namin dito sa Kamatis na to guys, yung Kamatis po na to, para makatipid po kami sa punla, pinuputulan po namin yan, pinagsasanga po namin tong Kamatis. Dalawa po yung ititira namin dito na puno ng Kamatis, para po hindi po tayo maaksaya sa mga punlang Kamatis. Halos lahat po yan ay pinutulan na po namin. Ang ginamit po namin pang putol dito ay yung mga pangkilay-kilay dyan na blade. Yung mga pangkilay po na blade, yun po, yung mas matalim po kasi yun. Ayan po. Ayan. Dalawang sanga po ang ititira namin dyan. Sa isang ayan, mapapansin nyo sa dulo. Naputulan na po yan guys. Pinutulan na po namin. Ito po yung punla namin. Ito po. Ang luwang po na itong punla namin na ito ay 30,000 na puno, 30,000 po na tigdadalawa, bawat isang puno po na yan, tigdadalawa po yung ginawa namin dyan. Ito po, nilalagyan po namin ng tape, ng tape at saka po ng pinakamaliit na stick po na yan, para pag tinanim, hindi po masyadong mabuwal. Saka magtataka kayo guys kung bakit po ganyan kalaki na yung punla namin. Pinapalaki po namin tong punla namin na Kamatis na yan, para po hindi tayo masyadong maksaya sa patubig pagdidilig. Mas maliit po yung didiligan po natin kumpara po sa field na maluwang po ang didiligan natin. Tapos po, bukod po dun ay mabilis po siyang tubuan ng damo. Kailangan po mapalaki po muna namin yung Kamatis bago po namin ilipat. Ayan po yung, bago po namin ilipat. Kailangan po mapalaki po muna namin ng konti yan. Saka po yung punla namin Kamatis, nilalagyan po muna namin ng electric pan para hindi po siya masyadong mainitan. Ayan po, kung mapapansin nyo, napakarami po nagkalat na electric pan po dito. Ayan po, may mga blower po. Ito. Saka meron din po kaming insect repellent. Ayan, yung kulay dilaw po na to. Ito, yung insect repellent po na yan. Ayan, dyan po nadikit yung mga insekto na nagliliparan. Ito po yung cherry tomato namin. Yung cherry tomato. Yan po. Yan, kanina po, binawasan na po namin ang sanga. Gawa po ito, ililipat na namin bukas. Dalawa na po yan. Magkasanga po yan. Ang spacing po kasi ng taniman namin is 90 cm. Ang spacing po niyan, kaya yan po, dalawa. Bali 45-45 po ang spacing ng paglilipatan po niyan. Mas matipid po kasi kung ganyan po ang gagawin natin sa mga punla natin. Mahirap po kasing mahal po kasi kakawari ang mga punla dito ng mga Kamatis. Yan, ipapasyal ko po kayo dito sa aming taniman. Ito po yung taniman at punlaan namin. Ito na po lahat. Hindi po siya sabay-sabay. Ito po yung bago naming naputulang. Kung mapapansin nyo, wala pa po central boss. Ayan, wala pa rin po siyang tape. Hindi po kasi sabay-sabay ang ginawa ng amo namin na pagpupunla, para po sa hindi rin po magka sabay-sabay ang harvest. Ayan po. Ito po, puro cherry tomato po ito. Isang linya na to. Ito po yung resulta na wala pang
naputol. Hindi pa po siya naputulan. Yan. Kung tutusin po, pwede na po siyang ilipat. Pero mas maganda po, mapalaki po muna natin ng konti para po hindi tayo mahirapan sa pagpapalaki ng kamatis. After po kasing ilipat niyan, yung kamatis na yan, mailipat lang yan, mga 2 weeks lang po, kasunod na po niyan ay bulaklak at magbubunga na po siya. Ganun po yung pamamaraan nila dito ng pagtatanim ng kamatis. Pinapalaki po muna bago ilipat sa field. Mas maginhawa po. At tuloy-tuloy po ang paglaki niya. Ayan. Ang dami pong electric pan. Ayan po yung electric pan na mga kanbawat. Ano, sobrang init po kasi dito. Kaya po yun yung inano namin. Nilalagay.